Hello everyone, I'm Koji Todo, official vlogger of ProMag 300, and with us is the Lastic Man of TBA, Teacher or Coach Terry Saldana. Magandang umaga po, Coach. Tanong lang po natin, Coach, ano, dahil syempre marami po kayong fans dyan. No? Paano po kayo natawo ng Lastic Man? Toyota. Pagkatapos po ng Toyota, lilipat po kayo sa Ubis. Tapos po Ginebra. Pagkatapos ngayon, we've heard, Coach, na meron kayong konting problema sa inyong health. Ano po yung naging problema natin sa health? Allergy sa paa. Nagkaroon kayo ng allergy sa inyong paa? Paano po nagsimula yung allergy niyo, sir? Ang lubang, kagabi, minum ako, 60 pills. May 12, period na ako, tapos siguro naman ako ng 7. Bigyan na lang na mag-aib pa ako. Ang nangyari, bali, nakita ko kasi yung ano ninyo, yung paa ninyo. Bali, naging ano ba, nag-black, nagkulay black, ano po. Masakit po yung ano, yung nararamdaman po na wala naman po pakiramdam na ganun. Pero nakakalakad po kayo na maayos. Pero active coach pa rin po kayo ngayon, no? Okay lang, sir. Pandemic po. Ang gagawin po kasi natin ngayon, dedemohan po namin kayo kung paano nyo gagamitin yung ProMag 300. Pagkatapos po noon, i-monitor po namin kayo kung yung progress. So, most probably, we will get in touch with you most of the time para ma-check namin po yung inyong conditions. Aside po dun sa, ano nyo, sakit nyo dyan sa apa, ano pa po yung bali? Wala na po, yun lang. Nagbirin po kasi si Attorney Freddy Villamor. So aside from monitoring your health condition, magpapadala rin po kami dito ng business package. Okay, business package po para kahit paano makatulong konsistento rin doon sa ano yung mga gamutan. Along with the business package na bibigay po ng company is bibigyan din po namin siya ng assistance in terms of paggagawa po ng Facebook page. Ayan. Thank you lang sa mga tumulong sa akin. Narito kami, that was like what day? Namakalawa. Namakalawa. So, dinalan po namin si Coach Terry ng ProMag 300 at tinuruan namin siya kung paano siya gamitin. Pagkatapos, nakapagbabad na siya at nakapag-haplas na siya directly. So, nakakatatlong gamit na kayo, no? Kamusta naman po yung pakiramdam? Nakaka-antok. Nakaka-relax. Nakaka-relax. So, meron po ba tayong nakitang bahagya kahit napakaaga pa na pagbabago? Ayan. Nag-light yung magaan. Tapos nag-light eh. Napansin ko medyo nag-light yung ano niya. Although mas maaga pa. Iko-continue lang natin yung gamit. So yun na, one of the good news kasi is yung sinabi ni Attorney Fred Villamor. Actually, this is a joint project of Sir Rafi Tulfo and Attorney Villamor na bibigyan niya kayo ng business package. Okay? Paano po kayo nagkakilala? 6 years. Na nakakalipas. Nag-apply siya sa team namin as a assistant coach ko. That time, medyo yung slot namin is wala pa nga eh. Pero dahil nga sa Terry Saldana, last week pa, syempre ay loon dito ng mga ano. Ginawa na ng paraan ng boss namin na naisama siya sa pagiging isa sa assistant coach ko. Then, since nung nag-ausap kami, since taga Laguna pala siya, medyo malayo, sabi ko hindi naman kalakihan yung budget niya pala, nagkausap kami. Sabi ko nga sa kanya, para hindi ka talo sa allowance mo dito sa team, kesa namamasahe ka balik-balik araw-araw, gusto mo doon ka mag-stay sa amin, dito nga at least makakatipid ka sa pamasahe, sa pagkain, then yung pagod yung pagod pa, yung allowance mo na hindi kalakihan, mahahawakan mo ng buo.
Doon kami nagkakilala, doon nag-start yun. So hanggang sa mga iba kong team, sinama-sama ko na rin siya. So yun yung ano ng routine ng buhay niya dito sa amin. Nababalikan niya yung pagbabasketball. So pagmamigitan na pag-coach. Pagkatapos nun, di ba lumabas yung ano nga, yung picture niya na nag-trending? Oo. O ano po yung nag-reaction niya doon? Oo, syempre, nalungkot ako. Dahil biro mo, dito siya nakatira. Nagpipaalam lang sa amin, uuwi din sa dun nga sa tinitira niya rin doon sa Laguna. Pinag-i-stayan niya rin doon. Meron din kasi, pag nasa Laguna, meron siya tinitiran doon. So pag narito sa Manila, narito siya sa akin. So nagpaalam siya na parang kukunin lang siyang allowance. Then, 2 months, kasi siyang hindi nakikita. Nang makita ko na lang, mayroong mga concerned citizen na nag-message sa akin sa personal messenger. No? Sabi nga, na yun ang kalagayan ni Terry ngayon. Eh, hindi naman kami magkakontakan dahil yung cellphone niya may depresya. Inano nila sa akin yung sitwasyon niya. Nakita ko nga yung sugat sa paa niya. Yun nga, mapaga, tapos may sugat. Nakiusap sa akin yung concerned citizen, nag-uusap kami, ano gano'n na parang ayaw daw ni Terry na ma-viral. Siyempre, nahihiyari siya na makita yung dating matikas na elastic man. Nagawa sa bakal, nasa paglalaro nga eh, malakas, tapos makikita ang gano'n. Siyempre, kahit sino naman siguro ayaw dumating sa gano'ng sitwasyon. So, ginalang ko yung decision niya. At inano sa Facebook. Which is na okay naman, nakatulong naman din sa kanya talaga. Sabi ko nga sa kanya, okay na yun, huwag mo nang anuin na masamayin, na ikay na viral, okay na yun. At least, nakita mo ang mga taong gusto tumulong sa'yo. Bumos yung tulong. Oo, yeah, tulad niyan. Kayo, dumating kayo para isa sa concern, no? Para isa kayo sa concern sa kanya. Yun nga si Atty. Villamor na pinapunta kayo para matulungan siya. O yan, coach. Light na yung ano yan. Ilang gamit pa lang yan, no? Yung taba niya, medyo ano. Oh, no, umumpat na, oh, coach. Wala na siya. Nahawakan ko na nga, eh, dati, oh. Yung sugat niya, oh, ilan yan dati? 2? Oo, marami yan dati. Nag-light na, coach. Ilang gamit pa lang, 3 gamit pa lang yan. Sabi ko sa inyo, balikan ko kayo dito after 1 week.